Hello guys, welcome po sa ating YouTube channel sa KFHN KFHN TV. So ayan po guys, kung napapansin niyo po na meron po tayong vlogs nung una, na ang ating vlogs is tungkol doon sa pinamili nating mga damit, no? Polo shirt, t-shirt, at saka yung pants and yung ating boxer shorts, no? So, gaya ng sinabi ko, kaya boxer shorts yung binili ko dahil hindi po ako nagagamit ngayon ng brief. Ayoko na kasi yung gumagamit ng brief. Matagal na, ilang years na rin. So, yun. Yung nakita niyo naman yung una kong vlogs. So, di ba sabi ko na meron tayong part 2 na vlogs, na kasi meron tayong kasabayan doon sa pinamili natin. Hindi lang yun ang binili natin. So, bumili po tayo ng... Abangan. So, ayan. So, ito na po guys ang aking binili. Bumili po tayo sa wakas. Sa awa ng Diyos, natupad na rin yung aking isa sa pangarap na gusto ko magkaroon ng sarili kong meat grinder. No? Gusto ko magkaroon ng sarili kong meat grinder. So, siyempre, mahilig ako magluto-luto. Lalo na pag naka-uwi ako sa Pinas, mahilig ako magluluto-luto. No? Hindi lang sa mga sweets na lutuin, kundi pati sa mga ulam. So, gusto ko to dahil naisipan ko din na mahilig yung anak ko sa ganito. Siyempre, ito gagawin mong Shanghai, lumpia, gagawa ka ng mga bula-bula. So, at least meron ka ng gamit. Hindi mo na kailangan pumunta sa palengke, pumunta doon sa gilingan at magpagiling ka. No, minsan yung mga natitirang meat doon na naginigiling mga napapanis na nahahalo doon sa binili mong meat tapos inano, at least kung sarili mo pagkatapos mo hugasan mo lang siya, patuyuin mo na, hindi mo naman kasi araw-araw magagamit din, di ba? So at least malinis, no? Safe tayo. So ayan po. So ito po, mag-unboxing po tayo nito. Ito talaga, at saka pwede din siguro siya sa ano. Hindi ko alam kung ano to siya. Parang kamuting kahoy ba to? Basta, kung ano yung mga pwede magamit dito. So, mag-unboxing po tayo. Actually, nabuksan ko na to guys. Akala ko kasi kanina, nag-vlog ako. Akala ko na na-roll ko na yung camera. Yung pala, nagsasalita ko hanggang sa... Napansin ko, hindi pa pala nag-play. Ayun, kaya inulit ko na, kaya nabuksan na kaya sa totoo lang. So, ito, yung ating binili, no? So, ayan po guys, papakita ko ngayon sa inyo. So, ito po yung kanyang parang plato, kung napapansin. At, nasaan na pala yung manual nito? Baka mamaya nagkawala-wala na yung manual nito. Ay, ito pala. Dapat pala ito. Ito po yung manual. Kailangan talaga, importante ang manual. Kasi in case na may mga troubleshooting, mayroon tayong magagamit. No? Pag install, or baka maging mali yung installment natin, pag-install natin, mayroon tayong makikitang guide. Gaya nito. No? So, ayan po. So, napakahalaga po na huwag kaagad natin itatapon ang manual until na hindi natin ma-familiarize or makabisado papaano ipagkabit-kabit ang mga tools. Yun. So ito po yan guys, ang kanyang plato-plato baga. Ayan, yung plato-plato. Ganyan po siya guys. Yan. So nandito po yung ating mga lalagay mo lang dyan. So ayan, isasalpak mo lang siya guys. No? So yan po yan ang ating plato-plato niya. Nahirapan pa naman kung ganina guys dahil hindi ko yung ilabas. At saka kung napapansin nyo po guys, dito sa ating grinders, ito siya, dito sa butas na to, meron siyang tatlong klase guys, no? Una, ang klase, ganito po yung kanyang klase, ganito kalaki, iba-iba po yung sizes ng kanyang, iba-iba po yung sizes niya. At meron po siyang reserva na ibang size din, meron maliit, ayan, maliit siya, at saka medyong malaking-malaki, ayan. So, marami kang mapagpipilian po nito guys, no? So, ibabalik ko lang siya. At saka, para makita nyo po, ito po yung kanyang, dito to lalabas dito, yung kanyang meat na ginagrind natin. So, siyempre, ibalik ko lang kasi kaagad kasi, gumamit tayo, ito, no, para siyang nakalagay sa tray, kaya mayroon siyang,
Kaya kailangan natin maiging maingat kasi baka mamaya mali-mali yung pagkapasok. So meron siyang parang batuta, no? Meron siyang parang batuta. The purpose, siguro yung purpose nito, ito yung ipupush dito sa butas, no? Ipupush mo sa butas para mapasok dito, para madiin siya hanggang sa makapasok siya sa pinakadulo. So, magaan lang siya kasi plastic lang siya. Maganda. So, kaya nga sabi ko nga na maganda yung mayroon tayong sariling grinder o meat grinder kasi hindi na tayo kailangan pumunta sa market at magpapagiling tayo at hindi rin tayo bibili ng meat na giling na kasi hindi natin alam yung meat kung fresh pa ba yung meat kasi maliban siguro kung nasa mga malls ka bumili pero kung nasa mga palingki-palingki lang ba sa mga talipapa baga yon. Yung kung doon ka hindi mo kasi talaga kabisado alam. At saka kung magbibili ka naman ng fresh na karne tapos dadalhin mo doon sa gilingan ng mga karne kasi meron ganun din sa amin eh separate yung gilingan ng karne ng mga niyog ng mga whatever one ek yon. So hindi natin alam 'di ba pag meron iba magpagiling. Tapos sunod naman, may iba magpapagiling na galuhalo na hindi natin alam na nalinis ba na maayos yon o kinabukasan na naman, naggiling na naman sila. So hindi natin alam kung nalinis ba maayos ko, baka nahaluan siya ng, ano, ng mga lumang karne na dumidikit pa doon sa gilingan. So ayan po, kaya nga ito, lalabas ko na lang, nakalagay siya sa tray. So ito po yun siya, ayan, nakatayo po yan siya dyan. Tapos ipasasapak lang dito yung ano, ayan. So meron na siya dito. Ganun lang po yun guys, ang ano. So ako natuwa lang ako dahil matagal ko na rin talaga na magkakaroon ng, hindi pa lang to guys, marami pa akong gustong bilhin talaga, totally talaga, gustong-gusto ko, marami pa akong gustong bilhin na gusto ko mabili. Pero sa ngayon, hindi ko pa siya alam kung paano ko bibilhin. Oo. So unti-untiin lang natin kasi hindi naman tayo mayaman para mabili natin agad sabay-sabay. So ibalik ko na siya sa box guys ha. Box, kasi baka mamaya magkamali-mali na ako dito kung ano. Hindi ko na alam kung ano yung ano dito. Anong ano. Yung, ayan. Hindi ko kasi, mahirap kasi pag ano guys. Yung paglapag guys ba. Ayan. Baka mamaya hindi ko maibalik ng tama guys. Mahirap na guys. Gaya niyan oh, ayan, umangat na siya oh. Ayan. Kanina maayos yung paglalagay guys. O, diba? Sabi ko sa inyo eh. Makulit kasi kayo, sabi ko sa inyo, wag na natin ilabas eh. Inanon nyo pa na mailabas pa. Ayan. Ayan tuloy. Hindi ko na alam. Ayan guys, nahirapan ako magbalik kasi sabi ko, wag na lang sana natin ilabas talaga, totally. Ayan, nahirapan ako kung, kasi ito mostly oh. Iyaan mo na, saka na lang yan. Saka ko na lang yan, aayosin. Ayan, wala na sa, di na maibalik sa tamang ano, posisyon. Ayan, sabi ko sa inyo eh, na hindi na lang sana natin bubuksan. No. Hindi na lang sana natin binuksan kasi ang hirap mag-ano eh. Actually, kanina tapos na sana to eh. Kaso lang, akala ko yung vlog ko, naka-play na yung video, naka-roll na yung video. Hindi pa pala. Oh, gaya niyan. Oh, di nakalimutan ko ipasok yung ano, yung manual. Okay, dito na lang yan sa gilid muna. Ayan, tiyan ka muna ha. Ayusin na lang kita. So, ang pangalawa guys, nabuksan ko na siya guys. Ayan, kasi sabi ko nga nakamali ako sa tawag nito pag ano ko pag vlog ko kanina hindi pa pala naka-roll ang video. Naputol. Kaya hindi ko alam kung saan siya banda na ano. So ayan po guys, yung binili po natin, bumili po tayo nitong rechargeable lamp, light, rechargeable light. At the same time, no?
rechargeable light, at the same time, pwede din siya i-recharge through solar light, no? Or through sunlight, no? So, bumili po tayo niyan, guys. Bumili po tayo. Ibaba ko lang kasi nahirapan na ako. Tapos na sana ako sa vlog. Paulit-ulit tuloy ako nito. So, ayan po, guys. So, ngayon, so ito po yung gamit niya para po sa kanyang, ano, pag-recharge sa battery kung kuryente ang gagamitin natin. Okay? So, meron po yan. At saka, ayan po, nagkamali-mali na yung pasok ko nga dito talaga. Sabi ko nga eh. So, ilabas ko na lang muna to para maayos ko. Sabi ko sa inyo eh. Huwag ko na ilabas eh. Makulit kayo eh. Ayan. Ayan po. Ayan. So, meron po sa yung apat na bulb. Ayan. Apat na bulbs siya, guys. Ayan. Yung bulb po natin. Ayan. Yung bulb natin. Ito yung bulb na pwede mo siya ikabit doon banda sa kusina. Ayan. Ito, ikabit mo to sa bandang kainan. Ayan. Pwede mo to ilagay doon banda sa may salas. Okay. At pwede mo siya ilagay sa banyo. Ayan. Wala sa kwarto. Okay. But anyway, depende na yun sa plano kung paano. So ngayon, kukunin ko na naman ulit to kasi kinuha ko to kanina. So ito na po yung rechargeable solar light naman to. Ito yung solar light, guys, na kung para tipid din tayo sa kuryente, huwag natin i-charge sa kuryente. Kung mainit mo naman ang panahon, so doon natin sa i-charge sa araw, no? Sa charge lang natin siya sa araw. So ayan po, nandito yung kanyang mga gamit, oh. Ay, naiinis ako eh. Okay. Tapos na sana ako kanina mag-vlog. Akala ko naka-roll yung vlog. Nagulat ako pagtingin ko sa video ko, bakit 3 minutes lang yung video ko. Okay, so ibalik ko lang siya, guys, ha. Para siyang ano, laptop din, no. Igagano mo lang siya, i-scroll mo lang siya din ganyan. Ay, sorry, baliktarin ko lang pala kasi dapat nakaproteksyonan yung ano. Ayan. So ayan po, guys. Oops, sorry. Para siyang para lang siyang laptop, guys, eh. Ayan, oh. Oops. Diba? Baka hindi pa nga tapos magamit, nasira na. So, okay. So, dito na tayo sa ano. Ito yung kanyang kanyang mga lights, guys. Kaya mahaba ang wire ganyan, guys. Ayan, oh. Nakita mo nakapulupot yung mga wires. Mahaba po itong wires niya at saka meron siyang kanya-kanyang switch. Kung halimbawa ito, ilalagay mo nga sa kusina, ilagay mo naman sa kainan, ilagay mo sa salas, or ito isa lagay mo na lang sa kwarto, no? Kasi sa kwarto naman tayo madalas na namamalagi paggabi, sa banyo pwede na lang siguro magdala ka na lang ng emergency light. Actually, kung napapansin niyo yung aking unang vlogs, yung nagbabalot ako na sa box na pinadala ko, 'di ba? Bumili ako ng 7 pirasong ano, emergency light, na yung klase ng emergency light na para siyang fluorescent na mahaba. Oo, bumili ako noon para ipamimigay ko doon at saka siyempre magtira din ako sa akin para pag in case na tatawid ka doon sa kapitbahay, meron kang bit-bit na emergency light kasi nabibitbit yun, malakas yung pasi, parang fluorescent siya, so maliwanag yung daanan mo. Yung iba pinabibigay ko doon sa kapatid ng misis ko, tapos of course sa mama ko rin binigyan ko rin sila, pero ito para to sa akin talaga. So ito po yon, may kanya-kanya po siyang ulit, meron po siya kanya-kanyang switch, oh. Switch on at saka switch off. Ayan. So andito yung battery. Okay. Andito po yung battery, mabigat po yung battery, no? Mabigat. So hindi ko na itatagal pa. So ngayon, meron po siyang ito, ang USB. Itong USB is pwede dito sa pagpa-recharge ng ating mga cellphones. So unang-una dito sa para sa ano, Apple na cellphone.
And then ito sa magagamit to sa cellphone ko sa upo, ayan. At saka ito naman di ko to alam kung saan ko to gagamit. At siguro sa ano no, sa mga speaker na maliliit ang ano butas, hindi ko alam basta ganun. Ito naman di ko rin to alam ko para saan to na charging, basta wala kong alam. Mas lalong ito hindi ko to alam saan to kung anong gamit nito. No? So ito po kasi yung ano po natin, ito kung mapapansin niyo po ang ating emergency light, no, kung napapansin niyo ang emergency light, meron po to siyang USB at saka meron po siyang speaker. So pwede mo siya gamitin speaker pang radio, FM, ayan. Then what else? Meron din siyang dalawang black and white dito sa taas, black and white. Ito naman yung magcha-charge, do pwede mo siya gamitin, i-charge yung kotse. Halimbawa, 'di ba, maraming mga kotse na tumitirik dahil naubusan ng battery, so kailangan nila ng isang sasakyan para yung battery doon sa sasakyan makikonnect siya para i-tap doon sa kanyang battery na sa kanyang sasakyan na namatayan ng battery. So pwede siya gagamitin dito, pwede siya ito gamitin. So maganda 'di ba kasi mabibit-bit mo hand carry ganun. So ngayon, mamumblima na naman ako sa pagbalik nito kung paano ko na naman to siya ibabalik. No. But anyway, ganun pa man, I will try my best na mapag ko siya ulit ng maayos, ng tama. Ayan, tama naman. Wala. Hindi siya gaano mahirap. So ito, para for protection, meron siyang ganito. Ayan. Uy. Ayan. So, wala na bang naiwan? Ito, charger. Baka nakalimutan na naman. Uy, ganyan po, Diyos ko. Mahirap magkalimutan yung mga gamit. Kulang-kulang na. So, nandito yung mga bat, nandito yung ating ano ha, itong mga bulb. Ayan. So, yun po guys. Kaya po, ang purpose natin guys, kung bakit po tayo bumili nito guys, no? Kaklaruhin ko lang guys, no? Kung bakit tayo bumili po nitong rechargeable emergency lights. Kasi po guys, alam naman po natin sa Pilipinas, kunting utot lang ng hangin, no? Kunting utot lang ng hangin na nawawala na agad ng kuryente, no? Kunting utot lang ng hangin, nawawala na ng kuryente. So problema, paano kung habang nagluluto ka, nawalan bigla ng kuryente? 'Di ba? So magkakandarapa ka pa magkukuha ng mga ano mo, lampara or kaya kandila, no? Tapos kung malakas pa ang hangin, nawawala din yung kunting ano lang ng hangin, kung hangin din naman problema, nawawalan din ng kuryente, no? Kunting utot lang ng hangin, ayan. Kunting ulan, ayan, ano din agad yung kuryente natin sa Pilipinas, nawawala din kaagad. Kunting utot lang talaga, grabe. So kailangan meron tayong ganitong gamit, no? Malaking tulong po ito. Malaking tulong po ito, promise. And what else? Anyway, gusto ko kasi na maproteksyonan yung aking pamilya. Gusto ko na maging maayos yung kanilang situation during the time na walang ilaw. Kasi mahirap talaga naman kumilos na walang ilaw, no? Napakahirap. Totoo po yan, I tell you frankly guys, napakahirap, actually maganda nga siya kasi makaka-charge ka pa ng cellphone, di ba? So napaka, okay. So anyway, malaking tulong po ito kasi gaya nga sinabi ko, magagamit mo siya in case of emergency. Mawawalan ng kuryente. Gaya ngayon, no? Tumawag ako kanina sa pamilya ko. Di palubat na yung battery nila kasi nga hindi sila naka-charge kasi nga brown out, no? Tanghali pala nag-brown out na hanggang naggabi na lang. Hindi ko alam kung bumalik ba yung ilaw nila. So anyway, so yan po. At saka maganda pa din, maganda siya kasi hand carry. Pwede mo to siya, itong apat na bulb, pwede mo rin siyang tanggalin na muna siya doon. Tapos halimbawa kung may outing po kayo, sa outing kayo na magka-campfire kayo or whatever it ek na ek sa saan kayo pupunta na kailangan yung ilaw, pwede siya bitbitin. So walang problema. So napakaganda, napaka-useful
po nito, kaya hindi po ako manghihinayang sa pera na binili ko nito, kasi alam ko malaking tulong to at malaking magagamit nito, no? So kasi at the same time pwede siyang makapag-recharge ng cellphone. Pero sabi nun sa akin, oh ayan, pwede ka mag-music. Sabi ko, actually, sa kong music, hindi ko ka-importante yan sa music. Kasi I don't like. Kasi, kung music man lang, meron naman akong maayos na music. May maayos na karaoke. Meron akong maayos na speaker. Meron akong maayos na gamit doon para sa music. So, ito naman, ang purpose lang talaga dito is yung emergency during the time na walang ilaw. So, ayun, ako na pasalamat kahit papaano nakabili ako ng meat grinder and also this one. So, meron na po akong mga, yung binili ko din na 7 piraso na emergency light na mabibit-bit siya, na para siyang fluorescent, ganyan kakahaba, mahaba siya, para siyang fluorescent, para siyang kalahati ng mahabang fluorescent. So, maliwanag, no? So, pero hindi siya fluorescent, guys. Ano 'yon? LED 'yon, LED. So, 'yun po, napakaganda, napaka. So, ito sa siguro doon ko lang 'to mailalagay siya sa sa aking traveling bag. Kasi wala naman 'yung mga gamit eh. Wala 'yung mga damit ko, doon ko naman siya ilalagay sa maliit kong traveling bag na pwede ko i-hand carry. Ito ilalagay ko na ito sa para ito na sa bagahe. Tapos, siyempre, lagyan mo ng mga, actually, safe naman siya kasi, naman ito siya eh, may malaking styrofoam, mayroon naman malaking styrofoam, di ba? So, nakikita nyo naman. Pero for the safety lang, may ilalagay pa naman tayo dito. Minsan, bumibili ako ng maraming mga, tissue, like this, yung mga ganitong tissue. Bumibili ako ng ganito malaking, maraming tissue. Ayan, bumili ako ng ganito, halimbawa ganito malaking tissue, maraming bibilin ko, ilalagay ko sa ibabaw, mga gilid, ganyan, para protection, bawat gilid, para pag nasundot man, at least yung tissue lang masundot. So, yan yung ginawa ko din doon sa aking, sa aking bagahe. So, marami akong tissue ngayon doon sa bahay. So, malaking tulong pa rin, di ba? Kasi yung tissue, magagamit natin yan, no? Magagamit natin yan sa ating sala, ayan, kakain. So, yun po. Maraming salamat po muli, guys. To those who are not yet connected, kung gusto nyo po magtanong pala, kung gusto nyo kung magkano, PM nyo na lang ako sa aking messenger, or kung gusto nyo magpabili ng ganito, pwede magpabili, pero siguro hindi pa ngayon kasi mahirap na, kaya nga pinadala ko na yung ibang box ko kasi ayoko yung marami akong bitbitin. Tapos, siguro by next time na lang siguro sa pagbalik ko na sa akin na tayo pababili, kasi pwede ko naman ipapabagahe na lang, no? Si cargo ko siya. Pero ngayon, wag na lang muna pala kasi baka man yan papabitbit nyo rin sa akin. Ayoko nga magbiyahe na maraming bitbitin. So, bumili lang ako nito kasi magaan lang naman yun. Ito lang medyo mabigat. Pero okay lang naman siya, walang problema. At saka safe. So, yan po guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much sa inyong pagsubaybay at pagtitiwala dito sa aking channel. Thank you so much and God bless everyone. Bye-bye.